Pagsubok o parusa ba ang kahirapan na dinadanas mo ngayon? Ano nga ba? Ito yung napakaikling sagot na kapag nalaman mo, dapat mong iiwas yung sarili mo kapag nakikita mo yung sarili mo na napupunta ka na sa ganitong sitwasyon. Lahat tayo sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo walang makakapagsabi ni isa sa atin na hindi siya sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. May makakapagsabi ba na halimbawa ngayong oras o ngayong araw na to, hindi ako sinubok ni Allah? Hindi. Lahat tayo. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay binalaan tayo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay at kamatayan, liyabluwakum, para lamang kayo ay subukin. Bakit tayo sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ayyukum ahsanu amala. Kung sino sa inyo ang may mainam na gawain. Diba? Sa madalas na kadahilanan, kapag sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao, dun nakikita kung mainam nga ba yung kanyang gagawin. Karamihan ng tao bumabagsak dito na kapag binigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok, binibitawan ang pananampalatayang Islam. Pero nakalimutan nila na nilikha naman talaga ang pamuhay dito sa mundong ito para subukin tayo. At ngayon, kapag sinubok na tayo, dun ni Allah subhanahu wa ta'ala titingnan yung result. Ano yun? Ayyukum ahsanu amala. Kung sino sa inyo ang may mainam na gawain. Kung paano ka mag-react sa binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Okay, ito yung sagot. Kapag ikaw ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay naging malapit lalo kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong dumami ang iyong pagsamba, lalo mong nakilala ang kadakilaan at ang lawak ng kapatawaran o ng pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, lalong dumami ang iyong pagsamba, yun ay isang pagsubok. At ang pagsubok ay mayroong kainaman sa likod nito. Ano yun? Mahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya kanya sinusubok. Idha ahabba Allahu 'abdan ibtalahu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmahal ng kanyang alipin o minamahal niya ang kanyang alipin, binibigyan niya ito ng pagsubok. At sign lang ito, mga minamahal na kapatid. Yun! Nakita natin, kapag lumapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng pagsubok, yun ay pagsubok at may biyaya ka doon. Pero kapag ikaw ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok, trahedya, kalungkutan, kawalan ng mahal sa buhay, or kahit ano pa man dahilan nito, at ikaw ay napalayo nito sa pananampalatayang Islam, iniwan mo ang iyong relihiyon, tinalikuran mo ang katuruan ng Islam, hindi mo kinilala Diyos si Allah subhanahu wa ta'ala, in short, hindi ka lumapit kay Allah, tinalikuran mo siya, yun ay parusa para sa iyo. Kaya napakadali lamang ang mga minamahal na kapatid magulang sa pananampalatayang Islam. Kapag sinusubok tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon tayo ng pagtitiis na harapin ito. Katulad ng binanggit natin kanina, hindi ba? Ang sabar, ang pagsubok, dapat may kapartner doon yung sabar. Kapag sinusubok ka ni Allah subhanahu wa ta'ala.